Kitang-kita guys, nadaskam ang mga ang magkakat sa ating mga sasakyan na loko-loko at kung magkos sila na aksidente. Ayan. Pakita ko sa inyo, ito yung kuha ng ating dashcam. Ayan. Kung naalala nyo, dito ko pinagawa yung aking truck na si Cordapia. Kasi nga yung pipil niya dati nagkaroon ng problema. Ayan. Mag-check in ba tayo o paano ba to? Ay, kasama sa trabaho yan mga kaibigan, may mga delay, aberya. At ito ba yata yun? Babahin ka lang. Chains. Duty ko muna, sarili ko dyan. Tapos punta tayo dun sa loob. Check in. Sobrang lamig mga kaibigan. Minus 17. Woo! Nangyari dyan? Trapos din ba yan? Hi! Boy! Why are you here? Did they call you? Hey? Somebody already called you about the genset. It's not running though. But the genset is running, but the reaper is no. The genset is running, but the reaper is not working. I don't know. Okay. Yeah. You're gonna have to move. Okay. Just we go back and wait back there, I guess, because we gotta swap reefers with another truck. Okay. All right. So I'm just gonna stay there for now. What's that? I'm just gonna stay there for now, and you guys come knock my door. Yeah. Okay. Sure. Ay, woo! Guys, ang lamig, sobrang lamig. Mabuti na naman tayo ng gabi nito. Woo! Ay. Ay, nako. Ito ang problema rito sa Canada, mga kaibigan. So, ano muna tayo rito? Dito muna tayo sa gilid. Ayan guys, tara, pakita ko sa inyo yung ating issue na naman ngayon. Wala nang patid na issue ito. Ayan, yung ating genset or yung ating reaper is hindi gumagana. Nakakonekta naman siya ng maayos din eh. Ayan. Kaso nga lang ang problema, ayaw gumana. Ewan ko kung anong problema niya. Up. On. Enter. Wala, ayaw. Kaya sinabi ko sa ating shop manager, sabi ko sa kanya, yan ating problema. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ito kasi baka mamaya mapano yung produkto. Eh ang produkto ito dadalhin nila sa sa ibang bansa, sa Japan o China. Yan, tignan natin mamaya yung bill natin doon. Ang ating reaper Vincent, umaandar naman. Ayan. At isa pang issue ko na ipapagawa sa kanila is ito. Natanggal yung mud flap. Yung mud flap nandun, dinala ko sa loob kasi hindi kasi sa cabby hole, nandun siya sa loob. Well guys, nandito tayo sa TIC ngayon at busy sila, may line up. Ayan. Na-tender na naman tayo. Ang lamig mga kaibigan ngayon. Grabe. Mga siguro, nanginig yung kamay ko eh. Pati boses ko eh.
nasa minus 32 ang lamig. Yan, mga kaibigan. Hindi tayo makakaalis dito hanggat hindi maayos yan, guys. Kasi pag yan di naayos, nako mo, baka ano mangyari sa product, baka mapanis. Yan. At ito, ito yung kanyang bill of lading. Oh, yan guys, nakita nyo no, sa Korea siya pupunta. Yan, kung nakikita natin yan dito, Korea, dadalhin itong product na to sa Korea. Kaya hindi pwede itong magkaroon ng problema, karoon ng issue. Si Kanakan, sa mga nagtatanong nga pala, mga kaibigan, no, sagutin ko lang, kami ni Kanakan ay naghiwalay muna ngayon dahil nga yung si Cordapia natin is nandun sa pagawaan. Update ko lang ang kagandahan, kasi mapapalitan nga siya ng moose bump, tapos hindi na nila ako i-charge. Kasi nung nakaraan, ang sabi sa akin ng aming ang aming collision manager is ang mangyayari, magbabayad pa ako ng 2,000 kasi moose bump yun eh, yung herd moose bump ang pinapalagay ko sa kanila, yung aerodynamic. At pagkatapos magcha-charge ako ng 2,000 kasi yung bumper dyan sa may harapan is hindi kasama dun sa ano, sa coat ng nila. Pero since naman na in-request ko ngayon, hindi na nila gagawin yung or ipe-fix yung moose bump. Ang mangyayari is, I mean, yung bumper. Sorry, wala ako doon. Yung bumper, hindi na nila ipe-fix, kundi tanggalin na lang, palitan ng moose bump. Pero magbabayad pa ako ng extra 2,000 dapat. Kaso nga lang, sabi ng aking manager kahapon, yung collision manager namin, hindi na daw, hindi na ako magbabayad ng anumang charge doon. Ang tanging babayaran ko na lang doon is yung deductible na 2,500 kasi animal collision naman yon, which is yun naman talaga. Kahit naman sino ngayon, kahit nga sarili nyong sasakyan, kung nakabangga kayo o ano man ang nangyari, may deductible din kayo. Please sabihin natin kung sasakyan nyo siguro mga $200 or whatever, di ba? Kung ano yung sa insurance ninyo. Yes! And then, yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo, papaliwanag ko lang sa inyo mga kaibigan, si Kanakan at kami ay naghiwalay muna ngayon kasi si Cordapia nga ay nandun sa pagawaan. Yan, kung available na siya next week si Cordapia, at kung anong sasabihin ni Kanakan, magsasama pa rin pa kami hanggang sa bahala na kung okay itong magiging takbo natin, kasi alam nyo naman ngayon dito sa BC is bukas sarado ang highway. Ayan. At yun, antayin lang natin sila kasi busy sila. Ayan guys, importante ito. Gusto kong samahan nyo ako at ipakita ko sa inyo ito. Kadarating lang kahapon, itong binili kong ito. Actually, hindi ko pa nabubuksan. Ayan. Ito yun guys, ito yun yung Garmin. Yung katulad kay Kanakan. Pero ito, 67 wide siya. Pero kay Kanakan is 66 wide. Kung nakita nyo, napanood nyo yung video kung saan na nakasagasa ako ng moss nung nakaraan, ilalagay ko yung link dyan sa may description down below para mapanood nyo kung gusto nyo panoorin kung paano na sira yung bumper ni Cordapia. At na-record namin yun, ito continuous recording ito, tapos mayroon time limit. Ayan, nagde-delete din siya. Ang kagandahan dito is may kasama na siyang SD card. Hindi mo na kailangang bilhin ng separate lay. Ayan, maganda ito kasi wide na wide ito. Wide angle. Katulad yung kay Jade,
mas wide ng konti ito pa kasi 67 to, yung sa kanya is 66 lang. Ayan guys, kung nakikita nyo. At yan. Pakita ko ulit sa inyo. Yan, ano. Kailangan natin to guys, importante. At saka ito is ano, Bluetooth. Wow. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang features, which is ang sabi niya rito is yan. Ayan, sabi niya rito is Bluetooth, Wi-Fi, yan, nandito lahat. Garmin Dascam 67 Wide. What's in the box? Yung including in the box is ito, yung kanyang socket kung saan ipa-plug mo ito doon sa ano, yung charger na to, yung parang cord nya. Kasi may pagkakataon tayo ngayon, ano, i-unbox, kaya i-unbox ko siya. Ayan. Tapos isi-sit up ko na siya doon. Ayan. Para kahit na saan tayo is ano, pwede. Meron na tayong ganito. Ayan. Naka-sit up na siya. At ito naman yung ano niya, yung ikokonekta sa GPS, kung gusto mong ikonekta yata sa GPS mo to, which is ito yung GPS ko, yung luma kong GPS, hindi pa ako nakakabili, isi-set up ko mamaya. Sa mga nanonood sa mga vlog ko previously is nakita nyo na ito. Ito yung aking Rand McNally na kauna-una akong kong GPS na ito. Maliit lang siya pero nakarating na kahit saang ano yan, lugar dito sa ano, sa US. I mean, hindi naman siya sa lahat ng lugar kasi sa US marami pa akong hindi napuntahan. Sorry, nagkamali lang ako ng pagkakasabi. Ayan, isi-set up ko siya. So balikan natin ito. Ito yung ano, ito yung ating GPS. I mean GPS. GPS ako ng GPS. Ito yung ating Dascam. Guys, na ayan, ididikit doon. Sisit up ko pa ito. Ayan, may setting siya. Kung nakikita nyo, ayan, malapitan, no? Ang dami yung mga button niya dyan. Pag-aaralan ko pa, mayroon na siyang SD card na naka-plug in. Yan guys, so yung SD card niya, ang SD card niya is 16 GB. Ayan, 16 GB yung ano, kasama na dito sa package yan. So isang Dascam, which is 67 wide na Dascam, at mayroon na siyang 8 GB na ano, na ito, na SD card, at isang socket na ito, tapos itong power cord niya, ayan, at saka itong cord na to na ikokonekta natin sa GPS ito. Oops, andyan na mga kaibigan. Yes! Balikan natin mga. Hi, buddy! Back up to the door for a butt flap. Okay, so I'm just gonna make a U-turn? Yeah, and then back up to the door. Okay. The genset's working. Okay. Genset is working now? Yeah, your breaker wasn't on. Oh, so I also have the mud flap here. The what? The mud flap. My mud flap is gone, so. Yeah, back up so I can put one on. I have here the mud flap. Can you put this one or no? Yeah, don't matter. Okay. Yan guys, balikan natin mamaya ito. At nandyan na, para sa ganun, makaalis-alis na tayo kasi gusto ko nang umalis din dito. Yan, atras lang daw ako doon sa kanilang door. Yan, dyan ka muna. At ito nga pala guys, yung mud flap na natanggal doon, pinakita ko sa inyo, pinasok ko rito kasi hindi kakasya.
doon sa ano, cubby hole. Kasi hindi ko siya mayupi dahil matigas gawa nga ng na-frozen. Wow! Yan. Tras ako doon. Ah, mga kaibigan, tignan natin yung gawa. Yun, ang ating genset is gumagana na, tumatakbo na 1.7C, 2.1C. May problema daw dun sa breaker eh. Hindi daw naka-on. Pero nga sa, alam ko naman kanina, yung breaker is naka-turn on. Ah, dapat naka-turn ang breaker. Kaya, yan, tatakbo na ng mayos. And then, mud plug is, yun, they are now properly fixed. Nailagay na nila. Ayan. Whew, so cold. Ayan, guys. Ayan. Ayan, mga kaibigan, dire-diretso na tayo. At isi-set up ko na lang mama yung ating biniling ano yung ating ano diyan. Yan yung dashcam natin diyan. Mamaya na lang kasi kailangan ko na rin tumakbo ngayon kasi magdidilim na at ayoko nang ano ayoko nang tumagal pa. Kaya samahan niyo ako. Yan. Nainig ka ng taktilod ko, kang kodamdamagan nila. Ang ganang nga suktanda. Alaktati ko ha. Pagpabaraan ta. Ta. Mamigat ta man. Nagsapa! Kinasabay mga talaga. Di panahon tatta ko namgot. Nagsabay ti ko ako nam. Madamdama ka. Anyat na ganang oh, pa ilalas 4 ko nagsingutan. Naggalas ti agbihay ti kasjewon. Ni de kas lalo na no casting ko. Ah. Oh, madilim. Oh, sige bigi di ka alas 6 kasi talaga no. Ba. Magigatan na kasi talaga di ka. Mhm. Hindi nagbibigay mo sa amin nanay. Wait na. Hupyo. Ito mga kaibigan ng ulamin namin ni Kanakan sabaw ng ano ng sinigang na kambing. May natira ako kagahanong nakarang araw kasi nagshot ako sa bahay. Nakalimutan naman yata ni auntie mo ang magdala ng ano, may bowl ka doon na ano. Pwedeng mapaglutuan. May container ako doon ng kan, para maliit nga lang, kunin ko. Hindi yung ano, ay meron ka bang ano diyan yung parang microwave? Wala nga eh. Pero meron ako parang heater ka ba? Ito meron akong lutuan dito. Lulutuin ko, ipapainit ko dito kunin sa mouse, kunin mo. Ay mga kaibigan, magandang umaga. Ang current location natin ay nandito tayo sa ngayon sa Regina Husky. At dito na ako inabot ng pagdadrive ko kagabi, no? Yan, si Kanakan, yung truck niya, nandyan. Yan, sa kabila. Tinabihan ko na yung truck niya kasi magkukunboy kami ngayon. Pero bago kami tuloy ang dumiretso, magbiyahe, mag-ano muna kami. Mag-aalmusal muna kami. Yes! Ayan siya. Alright, ilalagay ko na lang ang sarili ko sa pre-trip tapos babayin ko mamaya para tumatakbo na. House of service. You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Okay, pre-trip. Maliit na lang to pero oh, kanakan. Napainit niya talaga to eh. Good morning. Merong ano yan. Dyan, merong isasaksak ba yan? Okay, isasaksak pero iminit siya. Parang maliit na heater.
Oh, pero ipapainitin niya. Oh, sige. Ipapainitin niya. Sige. Papapag ka ano eh. Ano? Okay na. Ayan. Mga kaibigan, mag-almusal muna tayo. At ito, pero malit na painitan si Kanakan. Painit natin itong ating baon na sinampalukang kambing. Ayan. Ang mahiwagang garapon ni Mrs. Kanakan, ikas na mita. Winter is snow yan mga yan. Mano pa ng gatong mga toy? 20 lang yan kagin. 20? Oo. Okay, so sa Canadian tag 20? Maganda na yan ah. So gitan talaga yan. Hindi kapag dating ng ano. Sakto lang sa akin kasi kasi yung malaking microwave. Oo, sa bagay. Sa bagay. Pag-edit naman dyan yung pagkain. Sa bagay, oo, tama ka doon. Pero mas maganda nga yung ganyan kasi yung microwave oven eh, minsan. Oo. Kasi yung microwave oven, kaka-microwave oven, madalas ka mag-microwave oven. Namamatay daw yung micro eh. Sabi ng eksperto ba? Scientist. Oo. Yung mga... Naka-free trip na to again. Oo. Paki ilagay mo nga sa ano yan, gano'n kan. Yun akong duty pa ng 4 minutes. On duty. Pre-trip ko na para tamang-tama pagkatapos natin kumain eh. Babaeng ko. Patayin ko lang yung akin. Lilipat ko lang. Oh, sige, sige. Kanakan, sige. Habang naasikaso ko ito. Sobra na yun ng ganun. Oo. 15 minutos. Yan. Ooh. Huhu. Yung ko kung uminit na ito, sobrang mo kanakan. Tignan mo sa lubang gan. Buksan natin. Oo. Eh, muna kitoy. Parang naman kasi uminit naman eh. Ay mga kaibigan, parang no. Bagal. Parang bagal. Uminit. Saksak ba? Saksak naman. Hindi, mayroon naman tayong ano eh. Iri na ang taa, ubot na. Pwede mo bang ipatong ito dito sa meno? Pwede. O sige, pwede. Ilagay mo na lang kaya doon. Ewan ko, may minsan may ganyan eh. Wala kasi. Ay mga kaibigan, wala kasi tayo sa bahay eh. Kasi sa bahay, kompleto tayo ng mga gamit-gamit. Hindi mo naman pwede magdala ng sakatotak na gamit dito sa truck minsan. Tama lang na pang personal talaga, yan. Pang isang tao. Pang isang tao. Kastamot lang ti ginagamit mo doon? Unang ka. Yung meron kang tatlong parang injectionan, ay yung parang ano niya, sakit niya doon? Yung green yung lang akin, parang ganito lang. Oh, okay. Ano to, Uncle? Naka-on na yan. Naka-on na yan? Oo. Oh, okay. Mabilis siya may init yan. May init na nga kaganin na yan eh. Naka-number talaga na since na ano, maximum na para madaling. Meron na siyang ano, mas mabilis yan. Ay, kailangan yun. I-start mo nga kanakan. Oo, okay. Kailangan yun ng ano. Kailangan yun ng kunting... Ay na yan. Ay na yung ano, kanin. Kailangan niya ng konting ano yan, malamang? Power. Nabalis mag-garoon na para mag-drain. Ayan na, ano yan? Lagyan natin dito. Ayan guys, binigyan pa tayo ni Kanakan ng ganito. Kinuha mo to sa ano? Ilagayan ko yan ng dun sa trappers. Oo. Kasi nung naraan, ninayos na nila yung hinangin na bumper. Nagpabili rin ako kay auntie mo ng lagayan lang na ganito, yung cleaner. Pero wag na niyang lagyan ng ano, ng liquid o ano man sa ilalim. Kasi ang ilalagay natin dyan. Sa Dalarama, mga mura lang naman, mga ganyan. No? At isang ganyan. Salamat. Tigpipiso. Kumuha ko, apat na ganito. Ah, bumili ka apat na ganyan? Oo. Kasi siyempre, baka mamaya, madaling masira. Hindi natin alam, may Dalarama lang ito eh. $1. $1 lang eh.
Kita mo ang yumayaman mga kaibigan, no? Ang daming alahas. Siyempre, ikaw ba na siyempre binata si kaanakan eh. Yan. Mabait na bata to si kaanakan. Kahit saan kami magkita niyan, hihinto yan at para mag-usap, konting usap yan. Kasi si kaanakan dito siya sa ano nakabase, sa Regina. At nag-reset siya, kinuha niya yung load niya nung Sabado ba yun? Ano nga na yun ang gal? Lunes. Martes na yun. Martes na, so hindi, Linggo. Linggo nakarating ng Regina, tapos nag-reset siya, at pagkatapos nun, ako naman, umalis ako kahapon. Anong oras na rin ako natapos, nag-drive kagabi, mga alas 10, tamang-tama, alas 6 ka ako kay Kanakan, kaya, ano, tabihan ko na lang yung truck mo kako. Nag-uusap din kami, madalas kami nag-uusap. Ayan, umiinit na. Madalas kami nag-uusap din ni Kanakan kahit saan kami banda, text, kuya tawagan, ganyan. Kaya, bago kami lumarga, mag-almusal muna kayo, kaya samahan nyo kami guys. Napainit lang natin itong sabaw. Ayoko, kung may laman pa yan, tira ko lang yan nung nakaraan eh. Basta may laman, okay. Oo, basta may sabaw ka mo. Pang... Basta naman yung bago mong dash ka, Mangel. Ay, ang ganda ng... Ganda? Oo, kasama pa pati sounds. Oh? May sounds yan. Yung dash cam na yan. Pero hindi ko... Maganda pa rin na gano'n, Mangel. Meron, pero sa akin nata, pinatay ko yata yung akin eh. Ilagay mo yung sounds. Ilagay ko yung sounds. Oo, pati sounds meron nga yan, yung dash cam na yan. Yung parehas din tayo, yung wide. Oh, wait din, pero yung sayo 66. Oh, ito, pinaka-latest. 67 'yan eh. Mayroon silang ano, mayroon silang seal sa ano. Mm. Binili ko 'yan online eh. Ah. Oh, online sa mismong Garmin. Oo. Sa Garmin website mismo ako bumili. Siguro ito na yung pinaka-latest nila, mga pinaka-latest na mga 'to. Pero maganda kasi 'yan kasi wide yung nakikita niya eh. Lahat. Yung cellphone ko, iwan ko kung mayroon akong nakaraang video dito, makikita natin yung ano niya eh. Kung meron ah. Ito yung video niya kanakan. Mas malinaw pa kaysa sa akin. Ikatanda tayo ko ah. Dato yung manggag mo dyan sa O. Tignan mo. Oh, meron siyang ano. Meron siyang sounds din. Maka meron din sa seating mo yun. Gets. Ayan, kuha ito ng dashcam. Kaya siguro ang clear oh. Wag mas clear ka mga guys sa akin kasi latest to eh. Huwag silang paloko-lokong gagawa-gawa ng ano sa atin dyan. Kitang-kita yan. Kitang-kita sa dashcam ang kitang-kita guys sa dashcam ang mga ano ang magkakat sa ating mga sasakyan na loko-loko at kung magkos sila na aksidente. Ayan. Ah, oh. Pakita ko sa inyo, ito yung kuha nung ating ano dash cam. Ayan. Ang clear talaga. Oo. Oh. Ayan. Pero Kyle, sa totoo lang, bilhan mo yung gano'n ang Kyle. Yung parang yung sa akin. Kasi yung ito, sack? Oo, yung sack. Meron bibili yung gano'n eh. Oh, sige, titignan ko nga. Kasi ito, parang hindi mo nata matatagal yun eh. Oh, parang hindi na, naka-fix na dyan. Ewan ko kung ano, sana, ano, meron pa akong isa doon. Di ba, meron pa naman yung, parang pa ako pandikit ito, gamitin mo yan. Yan. Aso, andyan pa sa akin pa pala. Pero may extra din akong ganyan eh, kaya dyan na lang yan. Ayan guys, ang ano niya. Ang kanyang, madilim pa naman ngayon, i-heavy mo man kanakan, kita man grabe eh. Oh, alat na. Oh, at least kahit pa paano. Mahirap kasi minsan paggabi. Oo, kailangan ng dashcam. Kung hindi naksidente yung aking si Cordapia eh, hindi talaga ako pa mag-iisip bumili ng dashcam, wala yan. Kailangan talaga yan lang. Lalo na sa ganun, mga sitwasyon natin. Sa salubungan, hindi mo talaga alam eh. Bimara ka na kan. Uminit ang L. Parang maliit lang nalutuan eh. Tama na yan, ikaw lang din naman.
Ilan bang kaya mong kainin din naman? kailangan pa ba ng malaki-laking ano? Yeah, hindi na kailangan yan. Giant microwave, man. Mahirap din naman. Ano, magmamadali ka eh. Siyempre, mas ganyan nga rin si Mrs. Si auntie mo. Nagluto na siya ng hapon. Tapos, ako naman, nandun, nanonood lang. Yes, sitig mo. Relax, lapit relax. Mo, tako ng, ipatong mo 20 platok. Nitikas na, para kung sakali man, ano, nakalaka okay, karga na. Karga. Kiraudan na ito karga. Puro patatas sa amag lang. Okay lang. Puro patatas niya ito yung natira. Ang problema natin, okay natin. Basta nakarga mo lang di chan, kaya mo manag-breakfast eh. Sabaw na lang pala yung natira ditong nailagay ng auntie mo. Masarap yung sabaw mo gan. Masarap. Tikman mo. Okay na, yun na, okay na. Unexpected din naman kay siyempre pang personal ko sa bawal lang, pero meron akong ulam na iba pa dyan kahit mapay sa bali. Gusto rin yan, tama na yan, may ulam, mga ulam din ako dyan, pero at least kahit pa paano may sabaw tayo. Nalamis, aya tama lang, takpo lang angkal. Check lang, baka mamaya malamig. Hindi malamig, hindi ganun. Hindi mainit masyado. Saktong-sakto lang talaga. Ayan mga kaibigan, kumain muna tayo. At nandito kami ni Kanakan, mag-aalmusal muna. At pagkatapos nito, dire-diretso na kami. Kaya naman kayo dyan, sa lahat ng mga nanonood sa atin, pag-almusal na rin. Kung nasang lugar man kayo, ay kumain na rin muna. At ayan. At maraming salamat ulit no, sa walang sawa ninyong pag-support sa mga video vlog nila. Kay ganun din si Kanakan, nandito kasama natin. Kaya naman na kayo po ay mag-ingat lagi dyan hanggang sa muli natin pagkikita. Again mga kaibigan, thank you for watching. Bye! Lakay Pinoy Tracker.